in fact the recognition of our limits and our dependence. We come from God, we are of God, and to God we return. Ang ganda ng sinabi ni St. John Paul II na doon. Sabi niya, prayer is in fact recognition of our limits and our dependence. A person that prays recognizes that he has limitations, that he depends on God. Sa Tagalog po, no, Brad, mag-Tagalog ka naman, buo ka naman English, mga Pinoy tayo dito. No? So, sa ating pananalangin, kinikilala natin yung sarili natin na hindi natin kaya. Na nakadepende tayo sa Diyos na tinatawagan natin. Amen. Amen po ba? So, be reinforced with prayer. Na alagaan natin yung buhay natin ng panalangin. Yung mahal nyo sa buhay, alagaan nyo din ang pananalangin. Amen po ba? Amen. Hindi tayo nagpe-pray para lang sa sarili natin. For everyone. For the whole world. Lalo na sa Turkey and Syria. Amen. O, isama natin sila sa panalangin. Wala man tayong maitulong sa kanila, but prayer can move mountains. Amen. Lalo na ang panalangin ng taong matuwid. Ano po? Hayaan natin na through prayer, we can reach them out. Panalangin natin sila sa Panginoon. And then lastly, dito tayo magtatapos. In dealing with distraction, palagi nating tatandaan. Magtiwala tayo sa plano at sa pamamaraan ng Diyos. Amen po. Sa plano at sa pamamaraan ng Diyos. Kasi minsan, hindi natin inaasahan may darating. Magtatanong tayo ngayon, Lord, paano na? Buti kung ang tanong natin, Lord, paano na? Ibig sabihin, nagdedepende pa rin tayo sa ating Panginoon. Ano po? So, trust God's plans and His ways. Kasi His plans and His ways are better than ours. Mas mainam, mas mabuti, mas maganda ang plano at pamamaraan ng Diyos kaysa pamamaraan po natin. Amen po ba? So, according to Psalm chapter 37, verse 3, trust in the Lord and do good. Dwell in the land and enjoy safe pasture. Sabi mo sa katabi mo, trust in the Lord. Trust in the Lord. And do good. And do good. Amen po ba? Amen. Sa Tagalog po, magtiwala tayo sa Diyos at gumawa tayo ng mabuti. Amen. Ayan. Kapatid, huwag ka magsasawang gumawa ng mabuti. Kahit na yung kapwa mo hindi mabuti sa'yo, maging mabuti ka pa rin. Amen. Magtiwala ka sa Panginoon. Ano, kasi minsan yung hindi magandang pagtrato sa atin ang nagiging distraction natin. Tama po ba? Lalo na sa mga naglilingkod at sa mga gusto maglingkod sa Panginoon. Yung hindi magandang bagay na ginagawa sa atin, yung hindi magandang salita na ipinupukol tungkol sa atin, minsan ito yung nagiging dahilan ng distraction and discouragement. Yes. Pero sabi nga, trust in the Lord and do good. Kapatid, gawin mo lang ng gawin ang mabuti. Gawin mo ang kalooban niya. Hayaan mong ang Diyos ang magtanggol sa iyo. Amen. Hayaan mong ang Diyos ang magtanggol sa iyo. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, kapatid. Kapatid! Kung minsan, nanghihina din ako. Maaasahan ba kita? May panalangin ako. Ano po kayang sagot niya? Amen! Salamat naman sa Panginoon. Palapakan natin si Yawal tonight. Sino, kayo na po tayo. Yan. Kayo po ang nag-amen yan, ha? Yan, katabi po ninyo, huwag niyo makalimutang ipag-pray po yan, ha? Kahit minsan wala sa mood yan or masungit, pag-pray niyo pa rin yan. Amen. Kahit minsan nasasamaan kayo ng ugali niyan, pag-pray niyo pa rin yan. Amen. They needed it the most. We needed it the most kapag ganun. Kapag ganun pagkakataon po na minsan hindi nagiging maganda ang pagtrato natin sa ating kapwa, we need prayers the most. Amen. It's a matter sometimes of understanding. So, unawain natin yung ating problema. Baka mayroong problema. Kaya ganun siya, no? Kaya ganun siya umakto, ganun siya magsalita, ganun siya magtrato, baka may hindi siya magandang pinagdadaanan. Alalayan natin sila ng prayer. Ano po? Huwag nating hayaan na tayo ay madistract sa pamamagitan. Trust in the Lord. Kapatid, para tayong mga tupa na alaga ng ating Panginoon. Ano po? Tayo po ay walang magagawa kung tayo ay hiwalay sa Panginoon. Walang halaga ang ating buhay, walang saysay, walang patutunguhan ng ating buhay kung tayo hiwalay sa ating Panginoon. Patuloy po tayong mauhaw sa Kanya. Patuloy natin hanapin ng Kanyang presensya. Tulad ng isang gusa na nakadepende sa Kanyang pastor. Let us close our eyes, my dear brothers and sisters. And if you have your prayer request, ilagay mo sa tapat ng iyong dibdib. Lumapit ka sa Panginoon nang wala sa iyong puso. Lumapit ka sa Panginoon na may buong pagtitiwala at isinusuko sa Kanya. Stood deep.
Siguro po tayo mga kapatid, natutulungan tayo ng Diyos makamit ang mga bagay po na ito. Taas po natin ang ating mga prayer request. And let us pray. Amang Diyos na nasa langit, muli kami nagpapasalamat sa iyo sa biyaya ng pagkakatipon po na ito. Salamat Lord sa bawat isa sa amin na kasama namin sa pakikinig at pagninilay ng iyong mga salita. Salamat sa bawat isa na umaalalay sa amin sa pananalangin. Amen. Salamat sa mga taong ginamit mo upang makilala ka namin. Salamat sa iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng kalakasan, ng katatagan at ng pag-asa sa aming buhay. Tunay nga, O Diyos, nasa iyo nagmumula ang lahat ng biyayang aming kinakailangan. Amen. Ang aming kalakasan ay sa iyo lamang nanggagaling, Panginoon. Amen. Ang pag-asa ng aming buhay ay nasa iyo pong mga kamay. Kaya naman, pinagkakatiwala namin lahat-lahat sa amin sa mga kamay mo. Pagpalain mo maging ang aming mga prayer request, Lord. Pagpalain mo ang mga tinataas sa'yo ng aking kapatid, kanilang mga handbags, ang kanilang mga tubig, Amen. Ang kanilang mga wallet, ang kanilang mga langis. Amen. Ang mga bagay na ito, Panginoon, ay gamitin mo lawang instrumento na maging daluyan ng pagpapala mo sa aming buhay. Amen. At ganyan din sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon, pakaingatan mo po sila. Amen, Lord. Pagpalain araw-araw. Amen. Ito pong aming sabat panalangin. Sa pangalan mo, Jesus, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan natin si Yahweh Shaddai. Sige po, manatili tayong nakatayo mga kapatid. At bago tayo matapos, tayo po muna ay mananalangin ng ating pong covenant prayer, ang Psalm 91. God bless us all.